Ayan siya. Kung mapapansin nyo, napakadumi. Hindi na makita yung level niya. Kung gano'ng karami. Ngayon, tatry natin paputiin kung kaya natin paputiin. Start na po natin baklasin. Meron lang po siyang dalawang tornilyo. Ito, isa. Tapos, ito yung pangalawa. Tapos, yung sa clip niya na ganito, bali dalawa. Isa rito, tapos isa rito sa may ilalim niya. Yung pinakamalaki. Ngayon, pagka magtatanggal kayo ng clip, dito kayo magtanggal, wag dito. Kasi yung dito, medyo malutong na yung gawin na to. Okay, start kong baklasin. Ayan, nandito po tayo ngayon sa may ilalim. Ito yung, ito unahin ko na to. Ito yung tatanggalin natin clip dito para matanggal natin to pataas. Okay, magtatanggal dito kasi malutong na yung gawin na to. Ingat lang tayo rito. Ito po, tinatanggal ko na yung hose niya sa may ilalim na part na tong ating reserve. Hindi ko na sinalo yung coolant niya kasi nga magpa-flush din ako. Kaya hinayaan ko na lang tumapon. Pero kung hindi kayo magpa-flush, saluhin nyo siya ng batya para maibalik nyo rin. Ngayon, kailangan lang natin ng baking soda, tapos sabon, tapos suka. Tansyahin nyo na lang kung gaano ba dami. Saka konting tubig. Tapos ibabad lang muna natin siya para lumambot yung mga dumi niyang nasa loob. Kaya nasa loob ngayon yung baking soda, suka, saka yung nilagay natin. After natin na ibabad, alug-alugin lang natin siya hanggang sa matanggal yung naninilaw ng mga part niya. Kung mapapansin nyo sa gawin na to, natatanggal na yung mga dilaw. Kailangan na medyo tagalan lang din yung babad, tapos ayan, dire-diretso lang ng alog. Tapos kung hindi siya matatanggal sa ganito, pwede na natin siyang lagyan ng buhangin. Ngayon, lalagyan na natin siya ng buhangin sa may loob niya. Kasi nga, medyo makapit talaga yung mga mantsa niya. Ayan. Sa paglalagay ng buhangin, mas maganda kung yung walang ganong malalaki. Ito kasing nilalagay ko ngayon, hindi ko na napilian, no? Hindi ko na natanggal yung malalaki, kaya may malalaki siya na nasama. Ayan, tulad niya, na bumara pa.
After natin malagyan ng buhangin, lagay natin ulit yung hinalo natin na baking soda, tapos yung suka, ilagay na natin sa may loob niya. Tapos, ganun pa rin, alug-alugin natin hanggang sa mapaputi natin. Medyo nakakangawit lang, pero pagka nangawit kayo, ibabad nyo lang muna ulit para lumambot. O kaya magdagdag tayo ng baking soda saka yung suka para mas tumapang siya. Ayan, alug-alugin lang natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na huwag kayong maglalagay ng hindi pinong buhangin. Ayan, nagkapara siya ng batong medyo malaki. Sinusungkit ko siya ngayon. Ayan. Ayan siya yun. Dalawa yung bumara na yan eh. Ayan. Bago nyo siya ilagay, syempre kailangan malinis na siya. Ito yung dalawang bato. Kaya kailangan pino. Kung hindi pa kayo satisfied dun sa linis nyo, pwedeng gumupit kayo ng Scotch Brite, tapos ilusot nyo lang dito sa may loob. Tapos yung pansungkit, parang siya, yan yung panglilinis nyo sa ano, sa may loob niya. Pagka hindi pa kayo satisfied kasi meron pang mga dilaw-dilaw na ayaw talaga maalis, ayan, tatry natin kung maalis pa siya. Bago natin ikabit, siguraduhin natin na natanggal natin lahat ng buhangin. Ayan, tapos na, ikakabit na natin. Ayan yung dati niya, yung before, tapos ito yung after. Naging malinis naman kahit papano. Maraming salamat po sa panonood ng video. Sa next video ko po, ang i-upload ko kung papaano mag-flush ng radiator. Maraming salamat!